Sikat na personalidad, may matinding pahayag kaugnay sa kapamilya aktor na wala ng show sa ABS-CBN. Tingnan ang mga detalye. Sa kwento ng isang veteran columnista si Lolit Solis, napagtanto niya na magaling umarte ang isang aktor matapos niyang mapanood ang isa sa pelikulang pinagbidahan nito. Nalungkot ang columnista dahil naapektuhan daw ang karera ni Enrique Hill nang mabuhag ang love team nila ng aktres na si Liza Soberano. Nagpayo si Lolit Solis na pwede namang magsolo ang aktor o kaya naman ay magkaroon ng ibang partner katulad ng ginawa ng aktor na si Gabby Concepcion. Unang naging katamban nito sa megastar Sharon Cuneta, ngunit kalaunin ay naging partner din nito ang iba pang veteranang aktres. Binanggit din niya ang ibang aktor tulad ni Gerald Anderson at Alden Richards at pinagsabihan ang gayahin ang ginawa ni Gabby upang lalo pang umasenso sa kanilang karera sa pag-arte. Sa kanyang post ay sinabi, "Alam mo ba Salve na nanood ako ng pelikula ng isa sa bida si Enrique Hill. Ang cute pala niya at mahusay umarte at mahusay bumato ng dialogues. Sayang naman kung affected ang karir ni Enrique Hill dahil sa paghihiwalay ng love team nila ni Liza Soberano. Pwede naman on his own makapagsulo si Enrique Hill at maging successful partner ng ibang stars. Tulad noon na nakawala si Gabby Concepcion sa team nila ni Sharon Cuneta at naging successful din i-partner na kila Maricela Soriano, Snooki Serna, Dina Bonnie at iba pa. Pwede ganoon din mangyari kay Enrique Hill. Sila Enrique Hill, Gerald Anderson at Alden Richards hindi dapat nakaposte lang sa isang partner. Dapat umikot sila sa lahat ng leading ladies para lalo kapag mag-grow ang kanilang career, mahusay silang artista kaya dapat lang lagi silang napapanood. Bongga hashtag classic Lolita. Speaking of Enrique Hill, matatandaan na isyong aktor dahil sa paglipat niya sana umano ng GMA7 pero dahil sa dami niyang demands umano ay hindi ito natuloy. Naglabasan ito sa iba't ibang showbiz news site ng bansa. Ito kasi din ang naging isang topic ni na Christopher Min at Romel Chica sa programang Christopher Minute noong Biyernes ng October 21. Ito raw ay sa pahayag ay sinabi, ito raw si Enrique ang dami-daming hinihingi, ano kaya yun Romel? Balin ng radio host at ng commentator. Ayon kay Romel ay hindiling daw ng aktor na isamang director, writer, personal assistant at nakatrabaho na niya sa Kapamilya Network ang gusto niyang makasama sa gagawin niya sa ng Kapuso Network. Sa pagpapaliwanag ni Christopher Min, ang gusto raw ni Enrique ang gusto niyang makasama yung mga writers niya dati sa ABS-CBN. Ang director na hahawak, dapat director din mula sa ABS-CBN at mga production crew ay hahatakin din niya. Bakit siya tatanggapin at susundin ang GMA7? Kanino ba ang network? Sino ba ang susugal? Sino ba ang gagasto sa production? Eh hindi naman yung mga gusto niyang nakakasama. May ganito talagang pangyayari, naghahanap tayo ng trabaho, kailangan niyong kumita dahil syempre paano kayo mabubuhay kung nakatenga lang kayo. Eh pero pag ganyan naman na binibigyan na kayo ng pagkakataon para kayo'y kumita at magkaroon ng trabaho, ang dami-dami niyo namang hinihingi. At ang hinihingi nyo pa ay malaking insulto sa papasukan yung network. Ano pa gagawin ng mga writers, director at production crew ng GMA7 kung ang gusto naman ng artista ay magtatrabaho sa kanila ang hahakutin ang mga dati niyang kasama sa trabaho? Mali naman yun? Saka dapat masunod yung mga hawak at wallet? Sino ba ang gagastos? Sino ba ang naglalabas ng puhunan? Mamumuhunan ba yung mga taong gusto ni Enrique Hill? Lalo na ngayon hindi nakagandahan ang estado niya ngayon dahil ang tanging buo na lang ngayon ay ang tambalan nila Katniel, nina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Tanggapin natin na tapos na ang tambalan na Jaden sa kalitong Lisken, Liza Soberano at Enrique Hill. Ano ang iyong komento kaugnay dito? Shoutout tayo kay Christy Santiago, kay Virginia Kayabyab at kay Adin Riarif. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang busygram.net para sa mga latest happenings.